Hello! Maganda ako, promise! At syempre, naku, eto na naman tayo sa mga sexy. Etong babaeng to, nanganak ko sa puso. Kasi nung nakilala ko siya, hindi ko akalain na ganun pala siya kabait na tao. Ay, hindi lang para sa akin ha, sa maraming tao ho. Mahilig itong tumulong. O wala, without further ado, eto na po siya. Miss Ara Mina. Ah, thank you. Thank you for the nice introduction. Oh, di ba? Love kita eh. Alam mo yan. Thank you. Sabi ko, sexy as in sexy. Ikaw yun. Thank you. Ikaw yun. Gusto ko yung nanganak sa puso. Oo. Di ba? Sa Beijing yun. Yes, oh, sa Beijing diba? Pa. Sa Beijing born pa in China. Oo, oh, born in Beijing. Born in Beijing. Ang bata ko, born in Beijing. Mm-mm. Oh, di ba? Imported. Yes. Oh, eto ang tanong. Kumusta na si Ara? Okay naman po si Ara. Matakaw pa rin po. Ah, hindi! At saka, machika pa rin, madaldal. Pareho kaya nga, tayo. Antagal po natin nakapag-start ng shoot. Kasi wala ko kami ginawa kami mag-chika na mag-chika. Hinapon na tayo. Oo. Pero okay lang, sarap ng chika, di ba? Yes. Ayun, balita ko, marami kang negosyo. Opo. Di ba? Paano ka nakakapag-decide na dito sa mga negosyo mo to, paano mo nahati-hati ang katawan mo? Hindi ka naman manananggal. Hindi naman po. Kumbaga parang gusto ko everyday may ginagawa. Gusto ko everyday busy ako. Lalo na ngayon, anak ko pumapasok sa school. And thankful naman din ako may guardian din naman. And may mga ninang na masisipag din at inaano rin yung anak ko pag nasa location ako. Pero gusto ko abala yung utak ko. I want to do something kasi na meron ako mapag-iiwanan sa anak ko. Pero napaka-multitasker mo. Okay. Parang sabay-sabay, may telepono, nagsusulat, may firma ng cheque, di ba, may kinakausap, yung ganun ka. Opo. Di ba? Opo. Pero magaling ka sa negosyo, ano? Nahasa lang po siguro, through experience. Hindi naman pa kasi ako nagtitake ng course about business management. Talagang nasa pulso. Yeah, nasa pulso. And through experience, you've learned your lesson sa mga mali mo. Tapos, try and try until makuha mo yung tamang negosyo para sa'yo. Oh, pero hindi naman ganun kadami ang PC ng mga tao. Eh, ang haba ng PC mo, para kang saranggola. Matayog ang lipat ng saranggola ni Pepe. Kumagano'n, di ba? Opo. Kasi yung iba, pag nag-negosyo sila, talaga in na in sila doon sa may business nila. Opo. Tsaka kasi yun lang ang business. Opo. Oh, tapos nalagyan mo pa ng monkey, eh monkey business na yun. Hindi yes. Na maganda, di ba? Kailangan talaga tutok at saka hands-on ka. Mm-hmm. Yun ang ano ko. Ang advice ng hindi naman talaga negosyante. Ako yun, hindi ako negosyante. Mahina ang puso ko dyan eh. Mm-hmm. Naku, ipamigay nyo na lang. Ganun ako. Nahirapan tayo, ipamigay nyo lahat. Ganun ako. Wala akong pulso dyan eh. Mm-hmm. Hindi ako magaling. Yung pagbe-business, pag hinaluan talaga ng monkey business, hindi po tumatagal. Totoo yun. Ang sa akin, itong business, kasi gusto kong magkaroon ng sariling business. Yung dahil wala naman po akong, kumbaga yung magulang ko, like yung daddy ko, naipamana niya yung business sa mga brothers ko, yung mga buy and sell ng cars. Eh parang hindi naman masyado bagay sa akin yung buy and sell ng cars. Mm-mm. So, tsaka hindi ko masyado... Hindi mo bet masyado yung ganun. Hindi ko bet masyado kasi simple lang naman ang mga hilig ko din sa kotse. Hindi ako mahilig sa mga sobrang garbong sasakyan. Practical lang din naman po ako. Pero it's very helpful sa trabaho natin. Uh-oh. Nadadala tayo kung saan tayo. So, mas prefer ko po yung durable sasakyan kaysa po yung grabing milyon na pwede ng presyo ng bahay na hindi mo naman paparada kasi traffic at hindi mo mapapagalaw yes, yung hindi mo mapapagalaw. Sinong puporumahan mo dyan? Gagasgasin lang sa tabi-tabi. Hindi ka pa nahirapan dun sa business mo? May schedule ka ba na pupunta mo to anong araw, nakaganon ka ba? Ang pinakamahirap lang naman po is yung, eto po, yung nag-physical store ng Hazelberry. Kasi ito yung
kailangan mo puntahan once in a while yung mga branches. Before kasi online lang po ang Hazelberry. In my own face, pag mag-busy ako, hindi ako tatanggap ng order. Pag hindi po ako busy, gagawin ko po yung order nila, tapos pipick upin nila sa bahay. Bongga. Eh, balita ko, meron ka na yung line ng makeup, di ba? Opo. Iba ka talaga. Ito yung face serum ng Ara Secret. Ito nilalagay ko po ito bago matulog. Ah, bago matulog. At pagkalinis ng face, toner, ito, and tsaka yung all-in-one cream. And bago po ako mag-makeup. Ah. Opo, kasi... Okay, akin na pala ito. Diba? Opo, bibigyan ko po kayo ng isang set. Hinagaw talaga, diba? Sabon. Eh, maganda pala. Ah. Ano po siya to close the pores. Ayan, maganda yun. Anti-aging. Oo. Oh. Ano naman, nag-age na ang nanay mo. Usong-uso naman ang mga serum ngayon, diba guys? Oo. Ilang years na itong makeup business na to? Ano po siya, more than a decade. Aba? Ay, ba't tayo na, nagkikita tayo? Hindi mo kinikwento sa akin yan? Actually po, kasi Ara Secret. Secret lang siya. Secret! Secret lang siya. So, yung talagang mga talagang sumusubaybay sa akin, sila ang makakaalam talaga na may beauty products ako. I can say, isa po sa pinakaunang artista na naglabas ng mga beauty products. Ang galing-galing mo, ano? Hindi pa po uso online selling. May website na po ako. Ang mahal-mahal ng paggawa ng website nun. We ship worldwide. Oh, diba? Class. Ano lang siya? Secret lang siya. Secret. Ay, magpadako naman tayo sa showbiz. Paano ka nagsimula talaga sa industriya natin? Pero tanda-tanda ko yun. Alam ko yun. Ako, ang ganda-ganda niya. Tungo-tungo ako sa kanya. Sabi ko, tingnan mo ikaw, ang linis-linis mo. Eh, tingnan mo yung katabi mo, parang dinaligo. Diba? Sino yung mga basta, manchichirichit. Ay! Oh, diba? Grabe, sa manchichirichit. Manchichirichit. Okay, hindi alam yata ng nakakarami na first movie ko na... Madre ka doon, diba? Madre po ako doon, tsaka as in super talent lang po ako doon. Talent niyo po ako doon na madre. Kayo po ang una kong nakasama sa unang-unang pelikula ko, Man, Cheat, Cheery, Cheat with Andrew E. With Andrew E. Yan, diba? Yes. Ay, sabi ko siya, tinan mo itong batang to. Ay, ka lang, ito, yakapin niya kita. Tuwan-tuwa ako talaga sa kanya. Aliw na aliw ako sa kanya. Dahil ang puti-puti, mamula-mula. Nakakatuwa. Iniisip ko tuloy sino yung kasama natin. Mamaya ko kwento ko sa'yo. Diba? Secret muna, secret. Okay, secret. Ang diba, ang dami na natin pinagdaanan sa buhay. Habang nagsisimula ka nun sa showbiz, may mga experience ka bang na-challenge ka talaga? Madami po. Madami. Yung for example, yung prosthetic, di ba po? Naku, sinabi mo yung prosthetic. Hirap na hirap ako siya kasi claustrophobic ako eh. Opo, prosthetic po, 6 a.m. in the morning. Pinoprosthetic ka na. Naka-prosthetic po ako hanggang 5 a.m. the following day. Wow. Opo. Tinapos po talaga lahat ng eksena na naka-prosthetic ako. Tapos mga ano pa, mga big scenes, puro iyakan. Oh my God. Yung umiiyak ka, hindi mo magawa, magalaw yung mukha. Oo, diba? Hindi mo magalaw yung mukha mo kasi naka-prosthetic. Oo. Pero kailangan mong lumuha. Oh my God. Ano yun? May kaguluhan ba nangyayari? Pinasakay na ba mga bata sa ano? Sa van? Ano? Nagkagulo ba? Sabi mo umahon na sa swimming pool. Ha? Sige. Sino ba yung mga batang yan? hindi nyo na po itatanong, may swimming pool po dito. Sa Hazelberry, Makati. Dito sa The Beacon Tower kasi, alam nyo na, condominium eh, di ba? Oo. Tignan mo, pinagtakpay ako ng pinagtakpan. Nagsama rin pala tayo sa Manu po. Naalala mo ba yun? Yes. Diba? Vera, go. So, diba? After manchichirichit, tagal-tagal lumipas sa panahon, biglang Manu po. Na hindi ko expected kasi iba yung role ko po eh. Yung role ko dapat role ni Chris. Tapos yung role ko, role ni Asunta po dapat. Na biglang in-switch, parang ganun. Oo. Si mother kasi si yan. Si mother po. Talaga hands-on si mother kasi yan. So, pero happy ako kasi kahit anong role, makasama ka. Mm. Yes, yes agad eh. Siyempre, first movie ko, Maricel. Tapos biglang makaka-eksena talaga kita ng May Sampalan. Oo, oh, diba? May Sampalan. Meron yun. Pero
medya-medya lang no. Pero naalala medya, mo, Ate Maria, na nag-shooting tayo sa Italian restaurant ko? Oo. Yung eksena dun sa Manu po tayo nila, Chris. Oo. Naalala ko yun. Opo. Talagang mahilig na po ako mag-business, no? Oo. Anong memorable moments natin? Madami. Sige na, share ka naman sa kanila. Kwento ko yung ano ginagawa natin sa gabi. Sa gabi? Oo. Okay, kasi hindi ko alam kung parehas ba tayong matipid noon o sadya lang bang napakamahal lang talaga ng masahe doon sa Beijing, China. Mm-mm. Kasi pagod na pagod po kami nag-shooting noon. Maglakad kami 4 na oras. Apat na oras ba tayo naglakad sa Great Wall of China? Yes. Great Wall of China, na hindi namin natapos, syempre, dahil ang haba-haba noon. So, pagod na pagod po kami. Nung chinek namin sa hotel, ang rate ng massage, na-shock kami. Kasi wala naman binigay si mother ng budget. Oo. Wala kaming massage. Pang-massage or something. Kumbaga, labas na yan ha, labas budget ha. Oo, hindi kaya yung budget. Hindi kaya budget. Sabi ko, Ate Maria, masayihin na lang kita, tapos masayihin mo na lang ako. Oo, ganun kami dalawa. So, nagmamasayihan kami. Ganun po ang ending para makatipid po kami. Tapos masaya yung Manu po also. Yun, yung bonding moment namin. Oo. Kaya pa, alam mo, para ko silang maanak. Mm-hmm. Sila daw minsan mag-aaway yung dalawa. Minsan naman, batay-batay naman silang dalawa. Aba, eh, ako yung nasa gitna. Gusto ko silang paguntugin. Di ba? Sabi, sumbungin si Ara. Ako, alam mo, hindi na naman niya ako tinitigilan. Ah, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Sabi naman yung isa sa akin, alam mo, she's gonna get it from me talaga, Ate Mary. You know naman me. Sabi naman yung isa. Sabi ko, why don't the two of you talk? I will be the mediator. Sige, mag-talk kayo. Pero walang sakitan, ha? Ganon. Nanay na nanay nila ako doon. Nakakatuwa sila mga bata. Hindi ba yung away bata? Parang kinuha niya yung lipstick ko. Yung ganon. Bakit? Eh, kinuha mo yung blush on ko. Di kinuha ko yung lipstick mo. Ano ba to? Sabi ko, away ng mga bata. Ating ate talaga. Nakakatawa, maraming away sila nakuha mo sa pagpipelikula mo. Okay. Ano yung film na pinaka-fulfilled ka? Itong Manu po, kasi po, ito po yung unang nagbigay sa akin ng best actress. Oh, hindi ba? Siyempre, Marisol Soriano kasama mo, hindi ka magiging best actress. Oh, ano ba? Diba, tinuturoan ko kayo kung anong gagawin. Yes. Kung paano. Nagbibigay ng tips si Ate Maria. Oh. Paano. At saka pag magaling talaga yung ano, ka-eksena, nadadala ka. Nadadala eh. Ka. Mm-hmm. Totoo yan. Grabe yung ano, yung mga scenes natin doon. Dapat panoorin nila. I think nasa Netflix pa. Nandun yes, pa ba? Yes, nasa Netflix pa. May kayo. Family Affair. Ang yung, title. Ano, ang title ng Manu Po One. Yung po ang pinakaunang-unang Manu Po. And I can say, isa sa pinaka-paborito kong movie din. Oo. Maganda yung Joel Amangan yun. Kwentuhan mo naman ako sa experience niyo dati sa Bubble Gum. Ay, oh, grabe. Diba? Doon na po ako nagdalaga sa Bubble Gum. Oh. 10 years po ako sa Bubble Gum. Ah, ba ano? Opo. Actually, ako na lang po yung umalis. Kasi may ginawa po akong soap sa ABS. Kaya I need to leave Bubble Gum. Mga 2 weeks po ako umiyak. Eh kasi sanay ka na, pamilya na ang turing mo eh. Kausap ko si Bitoy, sabi ko, okay lang naman sa ABS na hindi ako umalis sa Bubble Gum. Bakit gusto ng GMA umalis ako sa Bubble Gum o mamili ako? Ganon. Nung time na yun, kasi parang may rift sila. Oo. Pero sabi nila, kasi panghapon naman yung gagawin ko, yung ABS, gabi naman yung Bubble Gum. So, hindi ka naman namin pinapaalis sa Bubble Gum. Kaya tinanggap ko yung ano. Kasi ang contract ko na lang sa Bubble Gum is yung show. I mean, hindi na ako contract star ng GMA na per show na lang ako. Natapos na yung contract ko sa GMA. Ngayon, bukod sa mga ganap mong ganyan, tumutulong ka rin kasi sa mga ibang tao, nakakatuwa ka. Ayan, thank you po. Oh, hindi, totoo anak ha. Natutuwa talaga ako. Kaya ka nagkakaroon ng maraming blessings. Kasi you have a big heart. Kasi po, pinanganak niyo ako sa puso niyo. Oo, di ba? So, ang galing sumagot. Ang galing sumagot. Kaya galing po ako sa inyo. Kaya yung puso ko ganun po, katulad sa inyo. Ang dami ka nakaka-appreciate doon sa mga tulong mo sa kanila. Thank Kagaya ni Deborah Sun. Opo. Di ba si Gigi?
Opo, gusto na daw po niya ang patayuan ng monumento. Hindi, pero ano po, si Tita Gigi, at least okay na po siya. Hindi nga ako sanay na Tita Gigi eh. Tita Debs talaga ang tawag sa Debs. Okay din naman. Tita Debs. At least, happy na ako na bigyan mo ng hope at saka ng another chance. Yung mga may napagdaanan din sa buhay. Uh-oh. And dalaga na rin yung anak niya. Dalaga. Nagno-nursing. Malapit na rin siyang graduate. Tapos, call center din siya at the same time. Tapos, si Tita Debs may trabaho na. Uh-oh. So, parang, hi. O, pwede ko ng ano, once in a while, check up na lang, checking na lang sila. Tapos, punta naman tayo sa ibang pwede nating tulungan. Diyos ko. Ako kaya tulungan mo. Ang dami mong tinutulungan. Grabe yung mga diamonds mo nang hindi ah. Hindi ah. May charity work ka ba na ginagawa? Like yung mga Down syndrome, yung mga... Yes po. Na-inspire ka ba sa kanila? Kasi po, di ba may kapatid po ako? Oh. Yung bunsong kapatid ko, may Down syndrome. Ah, okay. Kaya doon po nag-start yung... I think doon nag-start yung charity work ko. Napunta na lang din sa pagtulong sa ibang tao. Kasi nakafocus po ko before sa mga Down syndromes at saka mga may disability na bata. Lalo na kung may minsan anak po, pupunta po ako sa event ng mga may hydrocephalus. Passion mo talaga yung pagtulong, no? Siguro po dahil yung pamilya ko din... Ganon din po, matulungin. And mami ko rin, maawain din sa mga tao. Wow. Kaya ano siya, yung tipong walang naiipon sa sarili, mami ko. Hindi, alam mo, kasi kaya mami ko ganon din eh. Ganon din. Parang bibigay siya yung wallet niya, kaya ang wallet ko, dalidalin mo na. Yes. Ganon. Yun, dapat, natututo rin naman ako somehow yung kung ano yung tamang pagtulong. Malalaman mo rin naman kung inaabuso ka lang. At saka, andun yung gut feel eh, na parang sinasabi sa'yo ng guardian angel mo, tulungan mo nga, tulungan mo nga. Kasi minsan ang hirap maglabas, ang hirap mag-ano, pag hindi mo yung instinct mo, na minsan malalaman mo kung nagsasabi ng totoo o hindi. For me, yun yung sa'kin. Hingin mo yung gift of discernment, diba? Yes. Yun ang kailangan natin. Mm-mm. Yung para malaman natin kung lukuhan ba to, mm-mm, o talagang totoo, di ba? Sana. Pero nakita ko naman ko kasi. Totoo. Nakita ko naman kasi na yung iba kasi parang lahat na lang hinihingi sa iyo. Eto, pag may mga like Tita Debs, kunwari wala siyang ano, kana hingi lang siya 200 pesos para pambili lang ng ulam, ganun. Yung hindi niya abusuhin. For today lang kasi may makukuha naman ako sa kapatid ko bukas. Pero kung yung iba 'yon, ihingi ngayon at saka bukas, tapos ganun din ang sasabihin niya sa ibang tao na ngayon at bukas para doble-doble. Siya, in fairness, honest. Hindi, mabait si Gigi. Mabait siya. Honest mabait siya. Mabait sa tao. Merong nangyari yung once niyan sa amin ng husband ko. Humingi ng tulong, hindi napalitan yung pangalan. Parang text brigade. Gusto ko lang pumingi ng tulong, o ko lumapit. Dapat Sir Dave, di ba? Hi, Sir, kunwari, Sir Jojo, sa kanya na ipasa. Nakakaloka. So, hindi na... booking na. Hindi na palitan yung pangalan. Oo. So, text brigade, itich. Ano? Nakakalungkot yung ganun. Yung parang, hindi ba? Ano to business? Oo. Monkey. Oo, yung monkey. Monkey. O, usapan pamilya naman tayo. Kamusta naman ang relationship niyo ni Christine? Okay naman. Si thank you, Lord. Okay na po. After what happened long, long time ago, sabi ko, iintindihin ko na lang ng todo-todo ang aking kapatid. Hindi, tsaka magkapatid kayo. Yes. Period, di ba? Siguro... You are the ate, okay, and she's younger than you. Mm-hmm. So, alam mo na yon, di ba? Siguro po yung time na yon, syempre, parehas pa kami mga bata, tsaka... Oh. Inano ko lang, tough love. Pero ngayon, may kanya-kanya na kaming mga anak, pamilya. Basang ano ko, kung saan siya masaya, kung kailangan niya ang ate niya, andito lang. Mm-hmm. Hindi ako, kung mapapansin nila sa aking mga social media, bihira na may ditrato na kasama siya. Kasi bihira lang din po kami magkita. Dahil sa busy schedule niya. At hinahayaan ko siya. Kasi the more na isisiksik mo yung sarili mo, the more na ano siya eh. May mga ganung tao eh. Oo, parang kakawala. Yes, diba? So
andito lang kami ng pamilya niya. If she wants to be with us, alam niya kung saan kami hahanapin. Isang text lang sa amin. Kumbaga, wala nang ano na parang, ay, hindi siya pumunta. Magtatampo ko. Wala nang ganun. Wala na kung yun. Hindi siya pumunta sa okasyon ng, kung anong okasyon meron ng pamilya, sobrang naiintindihan na namin pamilya. Kung hindi siya busy, kung hindi niya trip, kung hindi niya mood, we understand. Nagkakaintindihan na po kami to. Nakabongga lang. Yeah. Maganda yun. Paano ninyo nalagpasan yung mga pagsubok na nakakaloka sa mga buhay ninyo, magkapatid? Ang bigat kasi po, Ate Maria, nang may ano eh, yung may kaalitan na lalo na... Alam mo, sabi nga... Kapatid mo. Kapatid mo pa, di ba? Mm-hmm. Ang sabi nga nila, sa airport, mahal ang bayad sa mga mabibigat na bagahe. Oh, di ba mahal? Ang excess lagi. Okay. Huwag nagdadala ng mabibigat. Kaya dapat magaang na bag. Ah, yes, yes. Okay. Bawasan mo yung laman ng bag mo. Ang dami naman. Dapat na hindi nagbubuhat ng mabibigat. Kaya nga ako maraming bag. Oh, marami. Ganun na lang, damihan mo na yung bag mo. Dinadamihan ko na lang yung bags ko. Kaya ang telling sa airport, mahal yan. Ang ibig sabihin nun, damihan mo na lang yung PC mo. Oo. Tama, habaan mo pa ang PC mo. Sobrang mabigat din kasi pag nagtatanim ka ng sama ng loob. Yun, ang bit-bit mo. Di yes, ba? Hindi. Ang hirap, no? Parang may nagbo-block sa mga blessings. Totoo sa yun. Buhay mo. Pag, totoo yun. Pag ni-let go mo siya, okay, if that's, kung dyan ka masaya, okay, I will give it to you. Mm-hmm. Kung dyan ka din masaya, bahala ka na. Kaya kung mapapansin niyo po ako, hindi po ako mapagpatol sa mga, kunwari may lumabas sa something, dead ma lang po ako. Tama yun. Kasi I know the truth, kilala ko yung sarili ko. And I think they're not happy if they're saying things about you na hindi maganda. Hindi sila happy person. Hindi siya happy person pag yes. Ganon. Yes. Kumbaga may... Mawawala yung happiness. May kulang po sa ano nila, sa life nila o sa sarili po nila. O, naiintindihan ko yun. Kasi may mga pagsubok din siguro sila na dinadaanan. Yes. Ang advice ko sa may mga pagsubok, lahat naman po tayo hindi mawawala ng pagsubok eh. Constant po yan darating sa life natin. Kaya dapat magdasal constant. Yes. Din. Constant prayers and constant na how to handle yung mga pagsubok and challenges na yan. How you handle the challenges dito sa life na hindi ka maapektuhan. Na dapat hindi ka magpa-apekto. Yes, na ano din po yung yung di maapektuhan din ng trabaho. At sa pamilya. At yes. Kamusta naman kayo ni Amanda? Ilang taon na siya? She's turning 9 years old this December 17. Nine na. Grabe nga. Ano na, iba na yung type niya sa pananamit. Gusto niya mga crop top na. So yung mga damit ko na papasa ko na sa kanya, medyo nakaka-excite yung gano'n na nagdadalaga na napapasa ko na yung mga damit ko sa kanya, kasya na yung damit ko sa kanya. Kasi ako, pumayat siya, lumalaki, humahaba. Pero at the same time, may konting takot dahil mas minsan, mas gusto na niya kasama yung friends niya. At saka kausap. Pero minsan inaano ko siya, Mama misses you. Oo, ginagano. You always, ano naman, kasama your friends sa school eh. Oo. Time naman for me. Kasi lagi ako busy, wala akong time for you, diba? Nakukonsensya. Yeah, pinapakita ko sa kanya na pinipicturean ko siya pag umuwi ako, natulog na siya. Kasi she sleeps early dahil maaga siyang gumigising for school. Pero pa-picturean mo na lang. Yan, gaganan ako. Oo. Oh, napakita ko sa kanya. Oh, see, I visited you sa room. Pinicturean kita, nagpicture ako. Cute, no? So, understand naman niya. Na-understand po niya kasi lumaki po siya talaga na ano eh. Na minsan, nagbe-breastfeed pa ako, sinasama ko siya sa set eh. Talaga? Kaya parang inborn na yung pagkaintindi niya sa trabaho ko. Oo. Mabuti ka palang nanay kung gano'n. Thank you po. Alam mo, hindi madaling maging ina. Kasi dumadating tayo dun sa panahon na nagkaroon ng problema o nagkaroon ng kasalanan ng anak mo. Ang sisisihin, ikaw, yung nanay. Opo. Diba? Mm-mm. Kaya hindi madaling maging nanay. Opo. Ang hirap kaya ng mga dinadaanan. Kaya nga sabi ko, paano pa kaya kung yung iba na sobrang daming anak? I can't imagine na... Kasi sa isa, alam mo yung lalo na busy ka. Talagang siguro kailangan mo na mag-stop magtrabaho to focus if you have so many kids.
I think you have to choose. Mm-hmm. Pero kailangan ng guidance kasi. Iba, no? Mm-hmm. Kaya, tall order yan eh. Yeah. Nakakaloka. At kailangan, ano ka, yung, alam mo, baby pa, yung infant pa. Dapat 24/7, gising ka, itsura na 7-11. Hindi ba? Opo, lalo na nung nag-ano po ko, mga ano po ko eh. 1 year and 2 months po ko nag-breastfeed. Ako naman, Diyos ko. Eh, matagal na 30 years old na si Chen. Ano ba? 30 years? Oo, ayaw pa akong bigyan ng mga apo, mga anak ko. Kamusta naman ang puso mo? Okay naman po. Talaga ba? At least, ano na, settled na, meron na akong partner in life. Oo. It's nice to hear that. Ayoko naman sabihin may nagkamali sa akin. Baka po magkakamali, ang ganda mo yan. Joke lang po yan. Meron lang, po, no? Nilak na ako. Wala na, hindi ka na pwedeng lumabas. Yes, ibig sabihin, meron na akong ano, property na ako. Ng iba. Property? Ano yung pinagsasabi ko? Kailangan natin yata mag-dessert. Ito yung Aras Oreo Cheesecake eh. The bestseller. Ikaw ba gumagawa na ito? Opo, pero pinasa ko na po siya. Assistant ko sa bahay before na nagpre-prep ng ingredients. So, inano ko na siya sa commissary. Na-upgrade na siya. Masarap siya. Isa sa pinaka-favorite ko itong flat tops. Flat tops? Favorite ko yung dati. Isang supot na gano'n, di ba? Opo. Isang upuan ko na. Opo. Flat tops. Anong natutunan mo sa pag-ibig? Natutunan? Ako ang dami. Huwag masyado ibigay lahat-lahat. Medyo magtira ka for yourself. Tama yun. Which is, nagre-reklamo ang asawa ko. Parang sumobra yata yung parang kulang yan. parang gano'n. Parang... Hindi, titimplahin mo, anak. Hindi ko natitimpla masyado kasi sinabi ko sa sarili ko, magtira ako para sa sarili ko. Minsan, hindi ko natatansya kasi medyo nag-iingat ako. Though, kahit asawa ko na siya, pwede naman na ako magtodo. Sometimes, better din talaga na... May konti para may sa sarili pa rin. Kahit asawa mo na yun siya. Yun ang paharal ng nanay ko sa akin. Mas lalo na pag-asawa mo siya yata. Magtitira ka para sa sarili mo. Mm-mm. Huwag mo ibibigay lahat para Mm-mm. pag dumating ang panahon, knock on wood, may mangyari, maghiwalay kayo, hindi ka todo masasaktan. Mm-mm. Eh, ganun Mm-mm. ba? Mm-mm. Okay, mga kaibigan, sana ko naibigan yung aming episode ngayon at sana ko natuwa kayo. Ayan. Alam niyo na niyo kung anong gagawin. Nandito na nakasulat sa baba. Okay? At saka syempre, maraming salamat na kaya. Miss Ara. Hazelberry. Ayan. Kasi Hazel nga po ang pangalan ko. Kaya Hazelberry. Ayan. Ayan ang Blackberry. ArasSecret.com. They can order po. Okay. Sa ano website. ArasSecret.com. Ayan. Sulat yun ang ArasSecret. Ara Colors. Ano po sa Shopee. Ayan. Ayan. They can order. Shopee. Meron din pong Instagram handles. Ara Colors PH. ArasSecret. And Hazelberry Official. Itong ano, they can order online. Ayan, very good. At ipapromote ko na po dito. Excited ako. Next year po, abangan niyo po yung The Ara Home. Ayan, yun ang excited din ako. Yung Ara Home. Mm-hmm. Ako, isa magiging suki mo dyan. Aww. Oo, sigurado yan. Thank you. Thank you, Ate Maria. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye!